Ang ibon sa panaginip ay simbolo ng direksyon na tatahakin mo sa buhay o proseso ng pag-unlad. Sinasaad din ito ang pag-asa at pangarap. Ito rin ay tagapagpadala ng mensahe mula sa Diyos na nagpapaalala na bigyang halaga ang koneksyon o relasyon mo sa Panginoon. Ang ibon na lumilipad sa panaginip ay nagpapahiwatig ng kaligayahan, kapayapaan at kalayaan. Ano po ang kahulugan ng puting ibon na pinipilit mo itong hulihin? Ang puting ibon sa panaginip ay simbolo rin ng kapayapaan at kalayaan. Nagsasabi rin ito na may parating na biyaya, magandang balita at gabay pang espirituwal. Ang pagnanais mong makahuli ng ibon sa panaginip, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakukulangan sa iyong pinansyal. Pero kung ito ay iyong nahuli, nagsasaad naman ito ng tagumpay at kasaganahan ng parating. Ang mensahe ng iyong panaginip ay maaaring may parating sa iyo ng magandang balita at biyaya. At nagsasabi sa ito na panatilihin lang ang iyong tiyaga o pasensya hanggang sa ang biyaya ay iyong makuha. Samahan mo na rin ang pagtitiwala sa iyong kakayahan at pagdarasal na gabayan ka na may pananampalataya sa pumanaglapay. Nanaginip po ako ng isang pulang ibon at pulang puno. Ano pong ibig sabihin yun? Ang pulang ibon sa panaginip ay simbolo ng tapat na pag-ibig, pag-asa, determinasyon, kayamanan, pamumuno at katalinuhan. Madalas ang pulang ibon sa panaginip ay nauugnay rin sa swerte, pero ito'y kumakatawan din sa pagnanasa at makikipagsapalaran. Nagpapayo din ito sa iyo na magpakatotoo ka sa iyong sarili. Halimbawa, hindi mo kailangang mag-pretend sa ibang tao para magustuhan ka. Just be yourself as long as wala kang inaapakan o sinasaktan na ibang tao. At ang kulang ibon sa panaginip ay nagpapahiwatig din na ang iyong mga idea o kahilingan ay maaaring mabigyan ng pagkakataon na may sakutuparan. Basta ma-explore ka lang at huwag matakot magpagsapalaran. Dahil ang pulang ibon sa panaginip ay kumakatawan din sa awa at biyaya. Ang puno sa panaginip ay karaniwang nagsasaad ng bagong oportunidad, pagpapabuti sa sarili, pagmamahal, kaligayahan at pag-unlad ng buhay. Ang puno sa panaginip ay kumakatawan din sa magandang samahan ng pamilya, proteksyon at kapangyarihan. Ang pulang puno naman ay simbolo ng lihim ng pagnanasa, hamon sa buhay at ang pagiging dominante. Yung pagnanais mo na makontrol ang ibang tao. Ang pulang puno sa panaginip ay nagpapayo rin na oras na upang tanggapin ang mga bagay na hindi na maibabalik pa o yung mga pagkalugi. Nagpapayo din ito sa iyo na humingi ka ng tulong sa iba upang ang pagkamuhi na iyong nararamdaman dahil sa hindi magandang nangyayari o nangyari sa buhay mo ay iyong matanggap at makapagsimula ulit na may panibagong pag-asa para sa mas magandang kapalaran. Nanaginip po ako na namamangka po kami ng kapatid ko. Agaw pansin sa akin ang isang hugis ibon na itim. Pero nung tinitignan kong mabuti, may hugis kamay po siya, pero ibon po siya.
Nang ibuka niya ang kamay niya, lumapo po yung ibon ng Maya at pinalipad niya. Ano pong ibig sabihin ng panaginip ko? At ang dagat po ay tahimik. Ang pamamangka sa isang kalmado na anyong tubig tulad ng dagat, sa panaginip ay nangangahulugan ng pagpapahalaga mo sa sarili. Palakaibigan at maunawain. Nagpapayo rin ito na magtiwala sa iyong tinatahak na ikaw ay nasa tamang landas na walang dapat ipag-alala sa hinaharap kasama ang iyong kapatid. Sa iyong panaginip, kung sa dagat kayo namamangka ay nagpapahiwatig ito ng maraming oportunidad na parating at naway inyong makuha. Dahil ang pamamangka sa tahimik at malinaw na tubig ng dagat ay nagsasaad ng magandang kapalaran at kasiyahan. Ang makita na kasama mong iyong kapatid sa panaginip ay simbolo ng ilang aspeto ng pakikipag-ugnayan niyo sa isa't isa, tulad ng pinagkakasunduan, pangangalaga, proteksyon niyo sa bawat isa, at ng maging tunggalian sa mga bagay na magkaiba ang inyong pananaw. Ang itim na ibon sa panaginip ay karaniwang nagsasaad ng tukso, pagnanasa, selos, at panghihina ng loob o enerhiya na gawin ang mga bagay kahit nasimulan na. Kaya nagpapayos sa ito na gamitin mo ang iyong buong potensyal para mainganyo mo ang iyong sarili na maging determinado. Dahil ang itim na ibon sa panaginip ay nagsasaad din ng karunungan at katalinuhan na dapat gamitin. Ang kamay sa panaginip ay simbolo ng sorpresa at mga bagong kaganapan. Nagpapayo rin ito na bigyang aksyon ang iyong mga mithihin para magkaroon ng katuparan. Ang pagbuka ng kamay ay sumasalamin naman sa pagtanggap, tulong, ubuksan ng isipan. Ang panaginip na dumapo ang ibon sa kamay o braso ay nagsasabi ng parating na swerte. Pero nagpapayo rin ito na gumawa ng ilang aksyon at simulang hangarin ang iyong mga layunin at pangarap. At nang paliparin niya ang ibon, nagmemensahe ito, "Ito na ang oras kung saan makakamit mo ang anumang pinapangarap mong makamit." Ang Maya sa panaginip sa negatibong pananaw ay nagsasaad ng chismis o pakiramdam mo na minamalit ka. Ngunit sa positibong pananaw, ito ay nagsasaad ng kasipagan, produktibo at kagalakan sa buong pamilya. Ang isang lumilipad na Maya sa panaginip ay nagbibigay pahiwatig ng inspirasyon upang itakda at makamit ang mas mataas na mga layunin sa iyong buhay. Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emotional at physical na kalagayan mo ngayon. At sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluensya ng ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin, magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtan. Ngunit kung ang iyong panaginip ay negatibo ang pinaghihiwatig, ito ay isa lamang babala na maaring maiwasan at malampasan. Basta't magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede rin maging positibo dahil ito ay nakatepende kung paano bibigyang kahulugan ang iyong panaginip. Tandaan, lahat ng pagsubok at paghihirap ay maaring may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong panonood. For any suggestions or questions, mag-comment lamang po dito sa aming YouTube channel o sa aming Facebook page at maging sa aming website.